Sila si Waldo at Gesho, magkaibigang nakita kong nangangalakal dito kung saan nagtatrabaho si Tatay Rodolfo. Madali nilang napukaw ang aking atensyon dahil sa halip na sila'y nag-aaral, narito sila at nangangalakal. Kinamusta natin sila at lalo akong nalungkot nung malaman ko ang kwento ng buhay nila. Mag-iwalay na po yung mama ko eh. Ano po, magbabalik na po sila. Sa tingin mo ba mahirap na magkabalikan sila? May asawa na po ng iba yung mama ko. Tay! Magandang umaga po! Tara na! Sino ito mga to? Mga bata? Hindi po yung kuya! Wow! Bait na kuya! Ipon niyo po pala yung mga bote na yan! Pwede ba magtanong, anong pangalan mo? Eduardo po. O, tanong ko lang, itong darating na Pasko, ano yung wish mo? Po? Itong darating na Pasko, ano sana yung wish mo? Lalo, sana lang po. Ano? Mag-iwalay na po yung mama ko. Ano po, magbalik na po siya. Gano'ng nakatagal nag-iwalay si mama at papa mo? Nag-asawa po iba yung mama ko. Na? Nag-asawa po iba. Pero ang kasama mo, si mama o papa? Ano po? Andyan din po si mama. Tsaka si daddy. Ba't ilan ba kayo magkakapatid, Edward? Tatlo po. Oh, panganay ka ba? Ako. Meron pa po kayong isang kapatid. Siguro din po. Yan siya, anong ginagawa ba niya? Nakangalakal din po. Tulong-tulong, no? Si kuya naman. Kuya, tanong ko lang, itong darating na Pasko, ano yung wish mo? Na damit lang. Damit? Tsaka pagkain, ganun? Maliban pa doon sa damit at pagkain, ano pa? Wala lang. Napakaganda ng wish mo, pero wala ka bang wish para sa'yo? Wala ka bang gusto para sa'yo? Sige, sabihin mo. May gusto ka bang pabili sa akin? Pambili lang po namin ng bigas. Pambili ng bigas. Tanong ko lang, Edward, nag-aaral ka? Okay. Anong grade ka na? 5 po. Grade 5. So naka-enroll ka na itong pasukan? Ay, hindi ka pa naka-enroll. Nahinto ka ba ng pag-aaral? Nahinto. Nung nag-aaral po mama, nag-iwalay pa. Kailan ka pa nangangalakal na ganyan? Nung wala pa po lockdown, dalawa kami. Ikaw, kuya, naka-enroll ka na? Opo. So, kapit-bahay kayo, so pupuntahan namin kayo. So, ganito gagawin natin. Gusto ko, babalikan ko kayo sa inyo para kahit papano si Kuya Edward, ang ganda ng wish niya sa Pasko eh. Magkabalikan yung mama at papa mo. Kahit papano eh, mabigyan namin kayo ng munting regalo itong darating na Pasko, no? At ako, natutuwa ako sa inyo kasi sa maliit na bagay na ganyan ay talagang gusto niyo makatulong sa mga magulang niyo. Pero ako ay nalulungkot na makita ko kayong nasa ganyang sitwasyon. Kasi dapat sa murang edad nyo nag-aaral lang kayo, naglalaro. Proud ako sa inyo. Magkano nyo mabibenta lahat dyan? Oo, baka po meron yung 150. Magkano? 150 lang po yun. 150. So sa 150, hati pa pala, no? Dalawa sila eh. Oo. Grabe, oh. Oh. Uy, yeah. Hindi, mag-inaw ko. Ate na kaya, no? Ah,
Ayan, bigay ni Kuya yan. Ito kaya. Eh, pero gusto ko at meron din ako. Tech John, kunin mo yung bag. Please. Bigyan ko muna kayo ngayon, pambili nyo ng bigas pa uwi, no? Tsaka, o kaya, ano, bili kayo ng fried chicken at saka merienda sa mga magulang at kapatid nyo, no? Tapos, basta gagawan ko ng paraan agad na mapuntahan ko kayo, no? Para maibigay yung Pamasko ko sa inyo. Kahit papano eh, makapag-abot kami ng Pamasko, maagang Pamasko sa inyo, no? Oh, bili kayo ng ano, merienda, hati kayo. Basta yung gusto ko lang, maging mabait na bata kayo, no? Yan sasabihin, Kuya Edward. Ikaw, Kuya. Salamat po. Basta babalikan ko kayo agad, no? Sa tingin mo ba, mahirap na magkabalikan sila? May asawa na po rin yung mama ko. Pero magkasundo kayo nung bago niyang asawa. Hindi daw ko sila magkasundo. So yun lang. Kaya pala hindi niya masabi. Yun nga inano ko baka. Kaya pala ano, hindi niya talaga masasabi. So ang hirap din pala guys. Wish ni Kuya Edward ay magkabalikan yung pamilya. Pero ang pinakamasakit po sa lahat guys, iniisip po niya paano sila magbabalikan kung meron namang asawa na po ni mama niya. Kaya sobrang masakit talaga. Ay, naiyak siya. Oh, sorry na, hindi ko alam. No. So gusto ko gawin nyo, Kuya Edward, tama na yan, uwi na kayo. Ibenta nyo na yan tapos gusto ko dala kayo ng pasalubong. Bili kayong fried chicken, no? Merienda, tsaka yung makakain nyo. Yan na sinasabi ko guys. Pagka nagkaroon ng problema sa mag-asawa, higit sa lahat ang nasasaktan po dyan, yung mga bata. Gaya na lang po ni Kuya Edward. Guys, nakita ko din ang bahay po ng aking hinahanap na mangangalakal na mga bata. Ang pangalan po niya yung isa po, Waldo. Kumusta na natin yung magulang, guys? Hello, Kuya! Kumusta? Ano po, sige, tara. Kausapin ko muna yung mama mo. Wow, ang ganda naman ng simoy ng hangin dito. Pasensya na po, inistorbo ko kayo ha. Kahit naliligo kayo, kailangan ko talaga kayong makausap. Si Nanay? Aisa po. Aisa, ilang taon na po? 32. Nasaan po si Mister? Tulay na po kami kasi may pamilya po siyang una. Ha? Pangalawang pamilya lang po kami. Parang nalaglag yung camera ko. May asawa po akong iba, pero ano po kasi kami nung ano po nila. Bali, pangalawang pamilya po. Sumakit ang ulo ko, Nanay. Siya po yung una niyong asawa. Kasal po kayo? Ah, so live-in lang. Opo, kasi po may pamilya po kasi una yun. Tapos nakapag-asawa po akong taga San Rafael. Ito po yung anak po. Wait lang, Nanay. Si Kuya po yung una niyong nakasama, may asawa po pala. Alam niyo po na may asawa? Alam niyo? O sige, wala na po yun. Yung sumunod na asawa. Eh yun nga po, yung tatay po nito taga San Rafael. May asawa din pong iba? Iwalay na. Pero may asawa din. Eh iwalay na pong matagal. O sige, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Importante po yung ngayon, no? Ang panganay niyo po sa unang asawa, si Kuya? Opo, Eduardo. Tapos si Kuya Pogi? Si Kuya Hygel. Ay, Nigel. Pangalan ni ate? Annalyn po. Annalyn, ilang taon? Pito. Pito. So, nag-aaral po yung tatlo? Hindi, ako lang. Nag-stop na po kasi ito kasi ayaw po nang mag-aaral. Kasi na ano po sa pangangalakal. Gusto po niya kasing mangalakal. Wala naman po nang sasabing mangalakal. Siya lang po may gusto ng
nangangalakal. Hindi niyo ho ba pinapaliwanag kay kuya na darating yung panahon, siya rin po ang mahihirapan? Eh, yun nga po sinasabi ko sa kanya, pagdating po ng araw, mahirap yung walang pinag-aralan. Eh, ayaw niya, ayaw. Sabi ho kasi niya, natanong ko ho si kuya, anong wish mo nitong darating na Pasko? Sabi niya, gusto daw po kayong magkabalikan ni una niyong asawa. Hindi na po pwede. Umiiyak ho siya sa akin. Hindi na po pwede kasi yung po kasing daddy nila may unang asawa. Kasal po sila doon. Hmm. Kaya hindi na po kami magkakabalikan. Baka pwede mong pakiusapan ulit ngayon, nanay, na pwedeng pumasok siya. Kasi pwede pa namang humabol siya. Sayang, kuya. Saan ba kung mag-aaral, Walga? Eh, kasi po, sir, mag-aaral ng una, tapos i-stop. Matigas mo kasi yung unang bata na yan, sumasagot, laging magko-computer. Yan. Eh, pag po, sir, pinagsasabihan ko, tinatakbuhan po ako. Hinahabol ko pa. Kasi po, kaya po ako nandito. Yung concern ko talaga kay kuya, yung pag-aaral po niya. Kasi naniniwala ako, nanay, lalong-lalo na. Ang dami niyong anak. Iniisip ko, baka siya yung pag-asa niyo darating yung panahon. Eh, pilitin niyo pong mag-aaral tong anak niyo. Module lang naman po. Nasasayang ko yung panahon, nanay. Eh, pagsasabihan ko po, baka po sariling umayag mag-aaral. Saan pong mag-aaral yung dap? Ay, di po makasagot eh, kasi ayaw nga po niya mag-aaral. Nahihirapan daw po kasi. Kuya, nahihirapan ka lang ba o talagang ayaw mo nang mag-aaral? Anong grade po dapat siya ngayon? Grade 6 na po dapat yun. Oo. Oh, sayang. Ba't ayaw mo mag-aaral? Isang tanong. Yung totoo, sabihin mo yung totoo sa akin. Nabubuli lang po. Ah, nabubuli. Anong sinasabi ng nambubuli sa'yo? Wala po. Na-office pa ako nun na. Na-office na po siya. Baka may ginagawa kang di maganda. Meron na naman po ako napulot na ako. Tidyo po sa mercado next. Nala ko lang po. May napulot ka? Kutsilyo po. Oh, nasaan yung kutsilyo? Ba't may kutsilyo? Nilagay ko lang po sa bag ko. Na-office po ako. Hindi mo ba alam na delikado yon? Hindi ko naman po yan. Nasa lang po yung bag ko. O, oh, kung may pagkakataon, hindi ka ba pwedeng humabol sa pag-aaral ngayon? Kuya? Ayaw. Bakit? Dito, baka bote. Nay, kausapin niyo nga si Kuya Waldo. Waldo, mag-aaral ka ba? Ako rin pinakbo. Kasi walang ibang makakakonvince dyan. Oo, daw po. Mag-aaral ka na. Guys, lumipat lang po kami ng pwesto kasi po maingay po. Kasi po ho sana sir, eh, mas ano na lang ho sana ho sa susunod na taon kasi nga po diba pandemic po. Yun nga po kasing module na yan, hindi ko rin po alam kung maaasikaso ko yung mga bata kasi mahirap po kasi. Kasi po may anak akong mali tapos nagtitinda po ako. Yun lang. Eh diba po, diba nanay po ang nagtitinda kung sakaling tuturuan ko po sila. Oo. Eh paano na po ako makahanap ng pambili namin ng pagkain pang araw-araw. Eh, lingguhan naman po yung sahod ng asawa ko. Kasi po, sir, ito po talaga, ito po kasi ng anak ko na rin, napakatigas ng ulo. Nakikinig naman po ako kasi sa akin, eh nga po, minsan sumasagot. Tapos barkada, computer. Nasa sa inyo po yan, paano nyo aayusin ng ano ni Kuya Waldo? Oo yung... nga po, yun nga po sinasabi ko sa kanya, masarap ka ako yung walang pinag-aralan kasi nga po ako hindi naman ako nakapagtapos. Pero kung ngayon nagsisisi ko, kasi mahirap po kasi hindi nag-aaral. Walang pasukang matinong trabaho. Ayoko naman po kasi mangyari sa kanila na gano'n din sila nag-aaral. Sa ngayon, ramdam ko po yung hirap po ng buhay natin ngayon, no? Yung sitwasyon nyo, kita ko naman, may maliit kayo. Meron pa po itong medyo maliit pa sa manod. So, ang sa akin, ano po yung maitutulong ko sa inyo? Kaya naman po. Kaya naman po magsabi. Ako bigat, kuya bigat. Oo, sila daw bigat sa tulang. Sa inyo po, kuya, alam po naman yung sakali na ipagkakaloob nyo, pag papasalamatan nyo, hindi ko naman po yun. Pero yung unang pumasok sa isip nyo, ano po yun? Panganap buhay. Panganap buhay. Gaya po ng? Eh, nagdadamit po kasi po eh. Diba po, kunyari, may financer ako, may tao po akong kinukuhanan. Binibigay niyo po sa akin ng ganun. Tapos, pinapatungan ko naman po. Ayun pala. Nasa magkano po yung puhunan na sa tingin nyo, Nay? Pag po binibigyan ako ng mga paninda ng kinukuhanan ko, pinakamataas na po, 3,000. Pagkano po ang kinikita nyo doon?
Eh, pag po napaubos ko yung halaga na yun, siguro po kumikita po ako ng minsan 1,000. Eh kung minsan po, hindi po napapaubos. Nasa sa hirap din po ng buhay, hindi po sila makabili kasi walang pera. So malaking bagay po yun sa inyo, sa tingin nyo, para mapag-aral po natin si Kuya Waldo? Opo. Mapapangako mo ba sa akin na pagbubutihan mo yung pag-aaral mo pag tinulungan ko ang mama mo? Gusto ko kasi ayoko ng mga lakal ka eh. Ako aalala. Gusto ko mga lakal. Ha? Gusto ko mga lakal. Alam ko gusto mo makatulong kay mama mo. Eh kuya, hindi naman po nakakatulong yan eh. Ay, hindi pa. Pag-alaga lang ba? So hindi ho binibigay sa inyo yung kinikita niya. Kina-ML po niya dun sa computer. Hindi. Ayun lang. Isang po magbibigay 40, 20. Bawi-bawi pera. Wait lang guys, parang napakamot ako doon ah. Ganito, Waldo, gusto mo ba habang buhay ganyan ang buhay mo? Ayaw mo, di ba? Gusto ko guminhawa kayo balang araw. Ayaw mo ba 'yon? Yeah. So ayaw mo na talaga mag-aral. Ano, yung totoo lang, gusto ko yung totoo. Kanina, sabi mo, ayaw, tas gusto. Oh. Tulungan ko si mama mong magkaroon ng kahit papano hanap buhay. So, wala. Waldo, gusto ko kayong tulungan, no? Sige. Ayaw ko munang ipilit yung sakin kung ayaw mo. Pero, nandito ako para makapag-abot. Sabi ko nga sa'yo, ng maagang pamasko ko para sa inyo, nanay, no? Sabi nga po na sa akin. Meron nga raw nagbigay sa kanya ng tig 500 daw po sila ni Ben. So, ngayon nag-isip po ako, sabi ko, sino kaya ako yun? Eh, ngayon sabi na yung vlogger, eh, kaya yung mama. Eh, ba't hindi mo ako tinanong kung anong pangalan? Pero mama, sabi nila, babalik daw sila yun. Kakausapin ka daw. At gusto ko talaga maabot to kayo at malaman kung ano yung ano ng buhay nyo. Kaya lang, gaya niyan, eh, medyo parang sarado pa yung isip ni Waldo, no? Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Gusto ko baka magbago yung isip niya, eh mabalikan ko kayo. Ibigay ko muna yung maagang pamasko namin sa inyo, no? Nanay, habang kinukuha yung maagang pamasko namin sa inyo, baka may gusto ko kayong sabihin kay Waldo. Ano po, gusto ko po. Kanino, huwag sumasagot. Kausapin niyo, puso sa puso, nanay. Waldo, huwag ka nang sumasagot sa akin. Sumunod ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Yun lang po. Matigas po kasi ulo. Baka naman, nagkukulang ko kayo ng pangaral o nagkukulangan ko kayong maiparamdam yung pagmamahal. Hindi kasi nga po, buhat po kasi nung nagkahiwalay po kami ng papa niya po. Yan, may bigas. Tapos, hintayin lang po natin. Doon po sila nagtira po sa... Daddy nila. Buhat po nung nandun sila, nagkaganyan na po sila. Ayaw po nilang umuwi doon kasi po kung sinasabi, kinukulot daw po sila nung asawa po nung daddy nila. Ayan pa po yung ating groceries. Oh, happy? Ate, ayan ang groceries. Yung groceries, marami yan. Oh, kompleto ho yan, nanay, no? Masaya ka ba? Oo. Opo. Opo. Nay, kailan yung huling kiss niyo kay Waldo? Nung ano pa ho siya ng grade 1. O, oh, diba? O, oh, sige. Pwede ho makita yung pag-kiss kay Waldo? Kiso. Oo. Oh, love na love ka na yung mama mo. Hindi, love ko naman yung kuya kasi nga minsan ayaw sumunod sa magulang. Karagdagan ho to sa pamasko ko sa inyo, no? Si Kuya Waldo nyo, eh, dahil matigas ang ulo ni Kuya Waldo, huwag ko munang bibigyan. Kayo muna. Pero ibigay nyo kay mama nyo. Ha? Tapos pambiling ano. So guys, no, sana po kapulutan po natin ang aral, ang kwento po ni Kuya Waldo. Salamat po sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal at pag-suporta po sa channel po natin, no guys. At muli, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Nakita ko po itong apo nyo, nangangalakal. Opo, kasi nangangalakal siya pambili ko ng gamot. Sa inyo pala yung pinangangalakal niya.